this is Mikey Kowanko-Jaworski with a Rustic Rouge. October 14 sa Busan, South Korea, huling araw ng Asian Games. Sa araw na ito, nakamit ni Mikey Kowanko-Jaworski ang matagal na niyang pinakamimiting gold medal. And that was the winning form of Mikey Kowanko-Jaworski winning the gold medal for individuals. Sa kanyang pagkapanalo, isinalba ni Mikey ang Pilipinas mula sa isa sa pinakamasaklap nitong performance sa kasaysayan ng Asian Games. Ang dalawang gintong iuuwi ng Pilipinas, nadagdagan ng isa. Mikey, anong pakiramdam maging winner to be a gold medalist? Ang weird kasi ang tagal kong pinaghirapan, ang tagal kong pinangarap, yung tagal kong ilang beses ko nang napanaginipan. Pero nung nandun na, parang, andito ba talaga ako? Parang wala na akong masabi or maisip, kundi magpasalamat na lang, yung ganun. Sa ganitong forma nakikita ng publiko ang mga equestrian tulad ni Mikey. Glamuroso, sosyal, pero sa likod nito, ang dugo, pawis at luha na kanilang pinupuhunan. Yung daily routine namin, 6 o'clock gising na kami, 7 o'clock nagpapakain kami ng kabayo. Tapos hinintayin namin silang matapos. Mga 8:30 or 9 o'clock naglilinis na kami ng kwadra. Yeah. Lahat nun tatanggalin namin para lahat ng dumi maalis namin. Lahat ng basa dun sa loob doon tatanggalin namin para hindi bumaho yung kwadra. Parang ang hirap paniwalaan siguro ng mga tao. Si Mikey Kowanko naglilinis ng dumi ng kabayo. Kung ayaw din naman iwala, sorry na lang sila. Ano magagawa ko? Diba? Ang mga home video na ito ay ibinahagi sa amin ni Girly Rodis, talent manager ni Mikey. Dito kitang-kita kung gaano kamahal ni Mikey ang kanyang mga kabayo. Hindi lang niya mga ito sinasakyan, personal niyang inaalagaan, pinaliliguan. Mikey, what is it about horses? Bakit gustong-gusto mo ng mga kabayo? Hindi ko alam. Siguro kasi na-expose ako at a very young age. But at the same time, I don't know, there's something about horses na parang naakit ako. Yung ganon. Gusto ko yung inaalagaan ko sila. Gusto ko yung nakikita ko yung loyalty nila sa akin. Siguro gusto ko na rin yung pakiramdam na isa tong malaking hayop, pero kaya kong amuin. Yung ganon. The next rider, number 30, Kowanko Mikaela. Sinasabing pinakamahirap na sport ang equestrian dahil hindi lang sarili niya ang kailangang itulak at kontrolin ng rider, kundi pati ang hayop na may tangan sa kanya. Kaya't kailangang lubos silang magkakilala, nagkakaintindihan, at nagmamahalan pa. Alam niyo, nung bago kami kasal, isang iniisip ko palagi at tinatanong ko sa kanya kung mas mahal niya ba ang kabayo niya. Oo. Pero dito sa Asian Games, napatunayan niya na kabayo nga. Siguro masasabi ko tungkol sa pagsakay ko sa kabayo is that yun lang yung nakikita kong bagay sa buhay ko na sa akin lang. Lahat ng iniyak ko, whether dahil sa lungkot or sa tuwa, dahil sa kabayo, sa akin yon, sa akin lahat nun. Kung ano ako ngayon, a lot of it is because of that. You have a bent finger? Yeah. Kaya ko siyang i-straighten. Paano na yan? May na-tear daw ako na tendon or ligament somewhere here. Pero hindi ko na malayan. Crack. My God! 3 ribs, ilang... Ang dami na yung face ko dati, hindi naman nabale, pero yung nagka-contusion siya dito kasi dito ako nag-landing. Ito yung first, itong mga butas. Sa sobrang pagmamahal ni Mikey sa kanyang mga kabayo at sa kanyang sport, hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napahamak. Nabalian na siya ng balikat, tadyang at tuhod at kinailangan pang operahan sa Australia. Kasi noon wala akong pakialam kahit anong kabayo sasakyan ko. Basta gusto kong matututo ako. Kahit yung mga kabayong sira ulo, sasakyan ko.
Pero dahil din sa isa sa kanyang mga injuries, kaya niya napasok ang showbiz. Natigil siya sa pangangabayo, nainip, kaya gumawa ng commercial na nagpasikat sa kanya. Who is she? Ikinasal siya at nagkaanak. Natigil ang kanyang pangangabayo. Noong Disyembre, ipinanganak niya ang kanyang bunso. Matapos lamang ang 3 buwan, noong Marso, nagsimula na siyang mag-training sa Malaysia para sa Asian Games, malayo sa kanyang pamilya. Bago lang din kay Mikey si Rusty Cruz ang kanyang win.